Hello, 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 hello. Welcome back sa ating channel, mga Itechu Warrior. Excited mo ba ang lahat? In today's video, pag-uusapan natin ang isa sa mga nagtitrending na credit card. Kilala niyo na siya, mga Mima. Bago tayo magpatuloy, syempre naman. Sa mga bagong viewers natin dyan, hello, hello, welcome sa ating channel. Baka naman pa-subscribe naman sa ating channel. Click niyo na rin ang notification bell para every time magkakaroon tayo ng ganitong mga video review. Kaya unang maaambunan ng ka-informasyonan. Up, up, sandali, sandali. May gustong pumasok, mga meme. Ano? No. Ayan, ang taray ni Walang Jutangere. Nakakaloka. So, eto na nga. I'm so excited kasi nga, I tried updating my app. Yes, in today's video, tatalakayin natin, humayhimayin natin ang Maya Credit Card. So, nag-try lang naman ako i-update ang aking Maya app kasi sabi-sabi nila kailangan i-update muna yung Maya app mo bago ka ma-offer ng Maya credit card. So, ayun na nga, nag-update ako and everything. Tapos, biglang bumulaga na lang. Tapos, bigla na lang bumulaga yung option ng Maya credit card sa app. Ewan ko kung nagkataon lang or talagang meron na talagang ganung option ngayon. Kasi dati, if I'm not mistaken, mga siguro 2 weeks ago, nag-try ako. Wala naman eh. Wala naman nagpapakita doon. And then, sabi ko, baka ako iba yung number na nakalink doon sa aking Landers na membership. Kasi kung matatandaan nyo, this is a Landers Everywhere credit card. May partnership sila. It's a co-branded credit card, diba, ng Maya. So ang ginawa ko, yung unang account ko with Landers na membership, iba yung number na nakalink. So, syempre ang ginawa ko, ready po yung original account ko with the Landers membership na nagtutugma doon sa aking Maya account. Kasi dati meron na akong Landers membership eh. Kaso expired na yung membership. So, I have no choice but to renew that again. Diba? So, parang doble-doble na tuloy yung membership ko. And then, yun na yung number na ginamit ko nung nag-sign up or nag-join ako ng waitlist. Kasi ang tagal-tagal kong hinintay na magkaroon ako ng ganitong option sa Maya app. Kaya pala walang option na ganoon sa aking Maya app is because maling number yung nakalink doon sa aking membership. So, ganun na nga, Mima. So, and then, after like a couple weeks, pagre-renew ko ng membership ko with Landers, eto na nga, nag-update ako ng Maya app, tapos napakita na yung option na credit card. Bago tayo magpatuloy, follow na rin ang aking Facebook account at aking TikTok account for more happenings kasi doon tayo maaura ng bonggang-bongga. And again, don't forget ang ating jutang ginemes mantra. So every time nagjujutang kayo, mga Mima, kasama na dapat tong panata na ite. Ang ating jutang ginemes mantra. Aka! Your Honor! Your Honor! Lumaki ako sa farm! Charis! Ako? Si Madam Jutangera? Nangangako magbabayad ng jutang. Nandito ako ngayon sa harapan niyo, Your Honor, para jumutang na naman! Sa legit na patangon. Basta kayo nang bahala, make your own version na ng panunumpa ng jutang-jutang. Ipinapangako ko na itong jujutangin ko ay magpupunta sa good utang at hindi sa mga boylet. Ipinapangako na babayaran ko on time. Babasahin ko ang terms and conditions and magiging responsabling jutongera and die! Thank you! Ganon. Ayan ang ating mantra, antaray. Okay, himay-himayin muna natin itong si Maya credit card. What's in it for us? Bakit kailangan natin mag-apply
or magkaroon ng isang Maya credit card. Ano bang mga benepisyo at features na makukuha natin dito sa Maya credit card aside from pagjutang-jutang? So alamin natin yan. Okay, so nandito tayo sa website ng mayabank.ph. So ito yung kagandahan at benefits na makukuha natin dito sa Maya credit card na to. So you can use your credit card worldwide daw. Tapos may pa-cashback siya, Mima, for every spend. Antara. So sa mga hindi pa nakapag-sign up at nakapag-join sa waitlist, meron dito sign up now, click nyo lang yan, then madadirect kayo doon sa Landers na website. Doon kayo mag-join. Oh, diba? Tara. So paano pa maka-earn dyan ng cashback, Team Marcos? So sabi dito, get cashback points for every swipe and accumulate 500 points to get a 500 peso off voucher with Landers Cashback Everywhere credit card. So ang conversion niya ni Maantara ay 1 point is equivalent to 1 peso o diba? Yeah! Saan ka pa? So 1% everywhere, kahit saan yan, kahit hindi Landers store, kahit sa SM, kung anik-anik na mga grocer, kung saan yung gagamitin, kahit saan nga, hindi ba? Makaka-earn pa rin kayo ng 1% cashback. And then 2% on dining, tapos 3% naman at Landers stores. Kung doon kayo mismo sa Landers store mag-swipe gamit ang Maya credit card, 3% ang ma-earn yun doon. So triple siya. And then 4% naman siya kapag when you reach a minimum 20,000 total credit card spend sa Landers store mismo. So kunwari nag-shopping kayo, pumunta kayo sa Landers, meron kayong gustong bilhin ng mga hindi nabibili sa local store, di ba? So syempre, pupunta ako sa Landers kasi doon mas maraming pagpipilian. Gagamitin ko ay ng aking Maya credit card. And then naka-spend ako ng 20,000 pesos. So that's gonna be 4% cashback. 5% naman Nima kapag minimum of 50,000 total credit card spend mo sa Landers yun. Okay, anyways, you can check more details of that sa website nila. Ang isa pa sa kagandahan ng Maya credit card is hindi lang siya credit card, as in standalone credit card. Hindi lang siya ganon. 2-in-1 card na siya, Mima. So you get a membership with Landers, tapos may credit card ka na. So your credit card is also a Landers membership card you can use to enjoy exclusive perks like premium grocery shopping options, a big discount, exceptional dining, and more. Your credit card will still be valid until expiry date stated on the credit card, but we encourage you to renew your Landers membership annually. So ganito yung magiging itsura niya, Mima. Check nyo yan. Okay, ganito yung sample calculation niya. Kunwari nag-shopping ka, no? Tapos ang total spend mo sa retail, let's say, ayun na nga, 3,000. Bumili ka ng sapatos. Okay, kunwari 3,000 yung total spend mo sa retail lang. Sa retail lang yan. Tapos sa dining naman, 4,000 kasi nga mahilig kang kumain kasama ang family mo, no? Tapos nag-grocery ka din sa Landers ng 20,000 minimum o kita. So yan siya. Ngayon, ang estimated Landers cashback points is 210 points. Okay? Tapos magkakaroon ka ngayon ng 500 peso voucher. Ayan siya. Kunwari, tanggalin natin yung Landers grocery. O, tapos retail and dining lang. Okay. So ayan yung points mo, 110 points. Kunwari ano, dining lang. So retail lang, 30 points naman siya kapag 3,000 yung total spend mo. So ganun siya, itanggalin natin yung retail dining, tapos gawin natin Landers grocery is about 50,000. 50,000 pesos total spend mo sa Landers grocery. So ayan siya, 300 points makukuha mo aside from voucher na makukuha mo. And then, estimated Landers voucher is 500 pesos. That's tatlong voucher. Diba? The cashback points you earn from qualified transactions are converted into vouchers you can redeem at Landers locations nationwide. Parang ang lumalabas dito, tatlong voucher siya na tig for 500. Yung magiging, yung makukuha mong voucher dito.
with the total of 50,000 Landers grocery you spent with your Maya credit card. So ito siya. Makikita niyo naman yung earning points niya, ganyan-ganyan. Spend 60,000 pesos once at any Landers. Okay, you get 3% cashback using your card, and then ganyan-ganyan. So makikita mo yan, ayan yung estimate niya. So hindi lang naman sa Landers, di porket Landers na yung partner ng Maya credit card na to, eh sa Landers mo na lang siya magagamit. Hindi. Hindi ganun. Pwede mo siyang gamitin everywhere. Kahit sa mga SM, magsha-shopping ka lang, grocery, at kung magta-travel ka abroad, you can use Maya credit card everywhere, Mima. Pang online shopping, pang order sa Foodpanda, sa Grab, ganyan. Yes, you can do that. Everywhere nga, di ba? Makaka-earn ka pa rin ng cashback. So ngayon, punta naman tayo dun sa app sa account ko. So ito yung itsura ng app ko. Siyempre, makikita mo yung credit card option dun sa mismong cards na tab. So pagpunta ko dun, tita, nakita ko agad tong credit card. So in-applyin ko agad, mga Mima. Apply now! So ayun na nga, in-applyin ko yan. Kilinik ko lang yung apply now. And then, siyempre, bubungad na sa'yo ang credit card overview. So you have to check that also kasi nandun yung features and benefits niya. And then sabi dito limited launch lang siya kasi naka early access pa siya. So hindi pa siya as in fully bloom, o di ba, fully bloom talaga. Hindi pa siya fully launch. So kumbaga ano pa lang siya? Kumbaga sa buffet may unlimited buffet. Tapos may mga controlled buffet. So parang nasa controlled buffet pa yung eksena niya. So mga ganun. So earn up to 5% cashback at Landers, 2% on dining, at 1% everywhere. A membership and credit card in one. So discounted Landers membership kapag ginamit mo tong card na to sa Landers store. And ay mga Mima, no annual fees. Talaga naman. Doon tayo natutuwa, di ba? Sino ba namang may gusto magbayad ng membership fee or annual fee? Eh, meron ka na ngang membership sa Landers, di ba? So parang doble-doble na nga. So it makes sense na dapat wala na talagang annual fee. So good job kayo dyan, Maya. Okay, so other perks and features te. This is accepted in over 130 million merchants worldwide. Kasi nga Visa siya. So ibig sabihin, pwede mo siya magamit anywhere Visa is accepted worldwide. So ganun siya ka-powerful. You can use instantly once approved, set up spending limits anytime, track your points and rewards in the app mismo. Okay, dito naman tayo sa fees and charges. So, talagang bibigyan na sa'yo yung overview nung magiging expectation mo dito sa Maya credit card. Kapag nag-apply ka, te. So, fees and charges, annual fees waived. Okay, naka-waive na yung annual fee. Tapos, ang finance charge niya, te, is 3% per month. So, ito yung pinaka parang interest niya, ganon. So, 3%. So, pasok naman siya talaga sa kung ano yung nakaset or interest cap ng mga credit card by the Banko Sentral ng Pilipinas. May cash advance rate din siya, which is 3%, same lang with the interest or finance charge. And, eto na. Ang laki ng kanyang late payment fee, Mima, 1,000 pesos or minimum amount due, whichever is lower. So yun yung late payment. Kaya kung ikaw kukuha ka ng credit card na kagaya ni Maya credit card, then huwag kang mali-late. Talagang napakalaking bagay na magbayad ka on time. Otherwise, ang daming maapektuhan. Maapektuhan yung credit score mo, credit history mo kapag na-late ka. And magkaka-penalty ka pa kapag hindi ka nakapagbayad on time. Tapos te, aside from late payment fee, tita, over limit charge. O diba, 750 pesos, ang laki nun. So ibig sabihin, kapag binigyan ka ni Maya ng 20,000 credit limit, tapos nag-over-over ka doon sa 20,000, nag-shopping ka, ginamit mo yung credit card, ang total bill mo doon sa grocery is 21,000, so nag-over ka na. So may over limit charge yun na 750 pesos. So iwasan nyo yun. Tapos kapag syempre, if you lost your card or nasira mo, ganyan-ganyan,
for some reason, my card replacement fee siya, which is 400. Malaki din siya. So, kailangan you really have to keep your credit card safe sa wallet mo, Mima. Para hindi magasgasan or mawala. So, napaka-importante talaga na secure yung mga credit cards natin, kahit debit cards sa ating mga wallet. We're gradually extending access to ensure a great experience for you. Stay tuned for updates. So, syempre, ni-next ko na yan kasi nga gusto ko na apply talaga kasi ang tagal ko nang inabangan tong Maya credit card. If you watch my previous video, tingnan niyo yung mga previous video natin about Maya credit card. Talaga naman, atat na ako. Jutang na, okay. So, syempre, may pa-data privacy sila. So, basahin nyo yan. So, kinintinyo ko lang siya. And then, dun na, nag-ask na siya ng membership number. So, ito yung membership number ko with lenders. Kinopya ko lang yan. Nilagay ko lang dyan. Please use your own membership number. You cannot use your family or friends' membership. So, dapat yung membership mo mismo with lenders. So, i-next mo lang yan. And then, eto na. Thank you for sharing your information. We're slowly rolling out our credit card to select users right now. Please expect an update should the credit card become available for you. In the meantime, make sure to maintain an active lender's membership. Thank you for your patience, sabi niya. Akala ko ma-approve na ako. Akala ko dun na magpa-process talaga, Mima. Nakakaloka. So, parang ano pa lang siya. Early access or patikim, o diba? So, ganun, nakakatanggap siguro ako ng text message or notification mismo sa app na pwede na akong mag-fill a fill-out kung eligible na ako. O diba? Nakakaloka, early access. Pero sana naman, diba, bilisan ninyo Maya credit card kasi nga, jutang na ako. Ang dami nang na-approve. Ako na lang yatang hindi. Charot. So, yun na nga. Siyempre, nagbasa-basa din tayo ng mga posts sa Facebook at sa mga Facebook groups, o diba? At inalam natin kung ano ba yung experience nila sa pag-apply-apply at paggamit ng Maya credit card. So, nakichika boom-boom na rin tayo. Nakimarites na rin tayo sa mga posts. Okay, sabi dito, okay, update dun sa issue finally resolved after 5 days. So, nag-apply siya ng card using Maya app. Tapos, nareroute daw siya sa lender's website. Finish the application there, sabi niya. Receive confirmation regarding the application. Lenders confirm it via email. Receive a text from Maya that card is ready. Needed to confirm a few details first, like delivery address to finalize application. Receive a notification on Maya app that credit card got approved. Ayan yung naging experience niya. So, nagkaroon pa siya ng parang konting error siguro or issue. Tapos, kinontak naman niya yung customer service ng Maya credit card. So, na-resolve na yung issue niya. Okay, so eto naman yung isa sa mga nag-post. Finally got my first credit card thanks to Maya and lenders. Waited 3 to 4 months for this, sabi. Buti na lang updated ako sa mga notifs ko. Then, nung may notif na CC is ready, inopen ko agad din nag-apply. Ayun, approve agad in minute. Then, mga 3 to 4 days before na-deliver yung card, kanina ko lang din na-receive. Already applied ng Maya credit card sa lenders since may promotion sila. Never say die, ika nga. More credit cards to come, sabi yung ganyan. So, ganyan yung itsura kapag natanggap niya. May isa pa dito, nagsabi, hello everyone, I saw na may mga unable to process sa Maya or lender's credit card. Huwag kayo mawala ng pag-asa kasi ganun din nangyari sa akin. Tinanggap ko na, dininay ako. To my surprise, ako ay na-approve and sobrang nataasan ako sa credit limit. I was expecting around 20 to 30k lang, sabi. Ay, baka mataas talaga yung credit. Baka 6 digit yung credit limit. I was expecting around 20k, sabi niya. Hopefully, makuha niyo rin yung sa inyo. Ay, sana all, diba? Tapos, nung nag-apply na ako sa Maya app, so naka-receive din pala ako ng text message na ganito. Thank you for your interest. The lender's cashback everywhere. Credit card is still in early access and is slowly rolling out to eligible customers. So, you can sign up early by becoming a lender's member and joining the waitlist at lender store or sa website nila. So, yun. Credit card approval is subject to credit evaluation pa rin talaga. Okay. So, ayun siya, Mima. So, hintay-hintay na lang. And let's pray na talaga makakuha na ako ng notification for eligibility. Para naman, di ba? May share ko na sa inyo at magamit na natin at matest na natin sa
Landers. Hindi ba? I'm so excited for that, mga Mima. O sa mga nakapag-apply na at may offer na, pa-comment and share naman anong experience nyo with Maya Credit Card. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and follow me on TikTok and Facebook account, mga Mima. Be a responsible Jutangera. Bye!